Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman ang pobre sa Pampangan, ang inyong lingkod. Tuturuan ko kayong magluto ng roasted. Hindi siya manok ha, itong cauliflower. Dahil marami na na-atake ngayon, kailangan gulay-gulay muna tayo. Yung mataas ang mga kolesterol, yan. Tuturuan ko kayong magluto ng cauliflower. Ito ay napaka-sustansya kesa sa manok na lang ng manok ang niluluto natin na fried chicken. Imbes na fried chicken niluto natin, itong cauliflower. Anihin natin po siya, gawain natin siya ng maliliit tulad ng kasing lalaki ng mga hita na niluluto natin. Of course, kagaya nito, malaki yan. Pag-iwiwalay natin muna sila. Dahil isa ko lang, mga ilang piraso lang ang iiano. Pag-iwiwalay nyo lang siyang ganyan kasi ipipreso nyo yan. Tsaka, ang pagluluto nito, kailangan papakuluan nyo muna para luto siya. Pakuluan nyo muna sa tubig. Yung huwag masyadong luto, kumbaga, half cook lang po. Ayan. Diba may mga ano naman siya na hati-hati siyang ganyan. Yung kalahati, ipitira ko magsasapsoy ako. So, ganyan lang po. Lagyan natin ng tubig, sandali lang. Papakuluan natin na i-steam lang natin yung konting luto lang. Huwag masyadong luto kasi piprito natin ito. Wait lang po. Ayan. Alam niyo po, yung pagluluto nito, napakadali lang. Iilang gamit lang ang inyong gagamitin. Yung kagaya nitong garlic. Ayan. Yung pamintang durog. Yung arena. At saka yung linalagay ko, yung pampakulay, yung curry. Masarap kasi yung curry dito. Kayo, bahala kayo, lagyan nyo ng ano ng mixing, yung kagaya ng Ajinomoto or yung magic sarap. Ganyan po. Pakuluan nyo muna itong ano ninyo, cauliflower. Hayaan nyo muna siyang ma-steam. Yung katamtaman lang luto, huwag po masyadong maluto ha. Baka naman sobrang luto, over, ano na yun, overcooked na. Ayan na. Ang ulami ko ngayon is isda at saka gulay. Try muna natin maluto itong cauliflower natin. I-half cook lang natin yan. Ganyan po. Habang pinapakulo natin yon, siyempre, itong bawang. I-grind muna natin dito para pino. Yun ang pang-ano natin, panglasa natin ito. Sa i-mix natin dun sa cauliflower. Ayan. Set, kung wala kayo nito, tiktikin nyo lang at hiwa-hiwain ng maliliit na maliliit para maglasa siya. Ayan. Bawang po yan. Na ano ko, kasi bumili ako nito. Tingnan nyo, napakabilis o kaysa pukpukin ninyo, hiwaywain nyo maliit. At pag nagluto kayo ng mga ganyan na okwi o ano pa man na yung kagaya ng torta, mabilis siya, nagagrind na kagad, hindi yung hiwaywain nyo yung maliliit na maliliit. Ayan, ang ano yan, bawang po yan. Tapos, itong paminta. Dinikdik ko na yan kasi buo siya. Ayan, ilagay natin dito sa anong bawang paminta. At saka itong curry. Yung masarap ang curry nila dito, yung nilalagay ko. Kung gusto nyo, yung
magic syrup para may lasa lang. Ayan. Tama lang yung beso. Tapos, lagyan natin ng kapina. Ang hirap mag-demo. Lalo na wala kang cameraman. Wala kang assistant. Ito yung arena. Ilalagay natin dun sa grinder natin na bawang sa kapaminta. Damihan natin kasi ibabalot natin yun. Mabilisan lang po ang pagluluto niyan at napakasarap po para kang kumain ng fried chicken. Ayan. Tsaka, ayan ang sangkap niya. Bawang, paminta, yung curry na linagay ko na may kulay. Kung wala po kayong curry, ilagay niyo na lang yung magic syrup. Sandali, kukuha lang ako ng itlog. Back. So, ayan po yung mga sangkap natin. Ulitin ko po ang mga ingredients. Bawang na grinder natin, yung pinino. Yung paminta. Tsaka yung curry. Wala yung curry, yung magic syrup at saka arena itlog. At itong itlog lalagay natin. Ayan. Mix lang natin siyang ganyan. Parang gumagawa lang tayo ng hot cake. Pang breading mix to. Pang mix natin dun sa ilalagay natin na cauliflower. Lagyan natin ang konting asin para may lasa. Huwag masyadong maalat. Ayun. Okay lang yan. Na yung katamtaman. Paano mag-size. Ayan na yung mix, ano natin, pang mix natin. Mix lang natin yun. So, hintayin lang natin na kumulo itong ano, itong cauliflower. Yung hindi masyadong luto. Ayan, ipakuluan lang natin siya para maluto lang siya sa loob kasi pag ganyan, linagyan natin doon. Yung sa ibabaw, luto. Yung sa ilalim, ilaw. Kailangan iluto natin siya na ganito. Yung katamtaman lang. So, habang naghihintay tayo, kumulo siya. I-ano muna natin itong mga ano natin. Gamit natin. Yalo natin. Tapon ko muna itong mga pinaggamitan kong gamit. Dahon. Kasi masyado siyang ano, naging sticky na.
Ayan na po. Hello, Ate Aping. Hello, Lizelle. Ayan na siya, di ba? Ito yung pang-ano natin. Pang-breeding natin dun sa cauliflower na inan natin. Yung bawang paminta. Tsaka yung curry na ginagay ko. Lagyan nyo ng bechid para ako, hindi ako nagbe-bechid. Natural yung ginagay ko. Ayan. So, na-mix na natin. Para tayong gumawa lang ng cake. Ayan. Napakadali po, di ba? So, kumukulo na yung ano natin. Pinapakulo natin na cauliflower. Gano'n po itong isda po. Naluto na. Ayan. Prito. Dalawang klase ang ulam ng pobre ngayon. Isdang galunggong. At saka gulay. Yung roasted na cauliflower. Ayan. Ayan lang natin siyang ano. Half cook lang po yan, huwag natin masyadong ikaluto kasi po wala na sustansya yung kakainin natin kapag overcook. So habang pinapakulo natin ito, hugasin po muna itong kawalit. At saka itong niluto natin na ano ate na cauliflower roasted. So ayan, nahapok na yung ano natin, yung cauliflower. Pwede na yan kumulo na, huwag masyadong maluto. Separate natin. Tapo natin yung sabaw. Ayan. Ito yung cauliflower na pinakulo natin. So, ito na yung cauliflower na half cooked. Patang hiwalay natin para maprito siya. Init. Ayan. I-mix natin sa breeding mix. Yung natural na linagin natin. Ang init niya. Ayan, mix natin siya. Painitin muna natin itong kawali na maraming ano, maraming mantika para pag pinirito natin hindi siya magdikit-dikit. Kainit natin yung mantika, as in mainit talaga, para itong inano natin na cauliflower hindi siya mag ano, dikit. Ayan yung cauliflower. Lagyan nyo siya ng ano, toppings na yun. Ganyan yung sinasabi ko na ano, roasted na ano, cauliflower. Imbes na manok ang iluto niyo, fried chicken, ito, mas masustansya ito. Masarap pa. At saka itong ano natin, cauliflower, luto na yan sa loob. Kahit na, sabagay, kinakain lang natin yan, ano na yan eh. Itong mga gulay na pag chachapsoy is half cook lang, kaya ganyan ang sinasabi ko na iluto ninyo. Kasi pag niluto ninyo yung cauliflower tapos yung toppings niya, sa ibabaw lang ang luto, di ba? Kaya sinabi ko na iluto natin dun sa may tubig na half cook lang. Steamer yung ganun. Yung iba ini-steam lang to, nilalagyan ng ano eh, yung mamasita na ano, oyster sauce. Ayan. So,
mainit na siguro itong kawali natin. Alam niyo ba, teknik ng ano, mainit na pag nagluluto kayo, pisikan yung ganyan. At kapag ano na, tumigil, pag pinisik yung ganyan, tumigil na, mainit na. So, all want to do is, siyempre, ilagay natin itong ano, cauliflower. Ayan. Bibiglayin ng apoy. Unti-unti lang siya para maganda ang luto nyo. Ayan. Diba? Napaka-sustansya po niyan kesa yung puro manok na lang yung binibili natin na ano na roasted ito, gulay. Ayan o. So, hayaan lang natin siyang maluto. Habang naluto yun, iwain pa natin itong natira. Second batch. Yung hot, eksakto lang na makakain ninyo. Yung isang ngasab lang. Yung ganito, pag giniwa, huwag malaking-malaking ganito. Yung isang kain lang, pagkain nyo ganito. Ayan. Ayan ang roasted cauliflower. Ayan. Natin dito. Natira, second batch na yan. Ganyan lang po kadali. Diba? Less na natin, ito, masustansya pa. Masarap pa. Diba? Ayan. Ayan na yung pinirito natin. Ibiling natin. Ang ganda-ganda na pagkakalito. Tingnan nyo para sa ano. Para siyang yung ano yung dress. Saka ito magigustuhan ng mga anak ninyo, mga pamilya ninyo. At habang ano po, mix na natin ito na ganito. Yung toppings niya, yung ginawa natin arena itlog. Bawang paminta. Ayan. Yan po ang ano, natutunan niyo sa atin ngayon. Cauliflower roasted. Kaya yung mga subscriber ko dyan, kung gusto nyo yung matuto magluto, panoorin nyo po ang aking mga videos na ina-upload para po sa inyo yan, mga kabayan, kamag-anak, kaibigan, kapatid. Napakasimple po, di ba? Napakasustansya. Ayan na. Luto na po siya. Diba? Yan ang roasted cauliflower. Napakasarap po niyan. Lagyan na natin sa lalagyan. Sa mga high blood dyan, tigil-tigilan na natin yung pagkain ng mga manok. Ito po yung recipe na para sa inyo. At talagang masarap po yan. Narekomenda ko po sa inyo yan talaga po. Pag tinikman ninyo, parang kumain kayo ng manok. Imaginan nyo na lang na manok. Ayan. Diba?
So yung second batch ito. Lagay natin. Sanay natin yung mga anak natin sa gulay. Huwag natin isanay sa mga mamahalin na pagkain na kagaya ng lalo na sa panahon ngayon. Kailangan itipitip tayo. Aywan ko kung magkano ang presyo ng cauliflower dyan sa Pilipinas. Kasi presyo rin ng manok ang cauliflower. Magkano kaya ang isang kilo ng cauliflower? Dito, hindi ko to is 88 real. Ito na po siya, oh. Ayan, oh. Tikman natin. Ayan siya, oh. Ito yung roasted cauliflower. Nagkasarap-sarap po. Maniwala po kayo. Try nyo. Ang sarap po. Maniwala kayo. Subukan nyo po. Sinungaling ako pag talagang dito po ang sinabi ko. Yung panglasa nyo dito, kung gusto ninyo, lagyan nyo ng magic sarap. O kaya yung Betchen, yun. Ako hindi ako nagdagano, naglalagay ako ng yung linagay ko dito is yung curry, dito yung mga Indian curry nilalagay ko. Masarap din siya. Oh, sige po, maraming salamat. Update ko na lang po kayo sa susunod na video ko. Marami pa po kayong matututunan na luto sa akin. Sigurado po yun. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Don't forget button para po sa mga updated yung mga video na pinapakita ko po sa inyo, pinapanood ko. Okay po, bye-bye!